tayo dito ngayon, mga pare, ha. So, abang-abangan. Tingnan nyo kung ano ba mangyayari. Sabay na kayo! Pero nasa sa inyo. Ito yung parehas na team na panalo sa game on, eh. Kapon. Parehas sila nakauna. Itong Rest Farmers nakauna sa Talon. Yes, sir. Naka-culture shock yata ito Talon. Tsaka may stand-in kasi sila, eh. Wala si Akashi. Yes. Pumalit naman si Bichon na isa naman malakas rin naman. Kaya yun. Siguro na nibago lang nung una. Ah, no. Tapos na pag-adjust na. Mm. Eh, syempre, malaking butas yung maiiwan ni Akashi, pero Bichon as you know, experienced carry na yun, eh. Adjustment lang din ang kanyang kailangan. Pero ito nga, Rest Farmers picking up Tiny and Timber. Blacklist naman, Disruptor at Primal Beast. Disruptor, Primal. Yung Primal Beast, pwede pa rin kay Abid, pwede pa rin kay Gabi. Oh, yes. Parehas nilang ginagamit yan. At ito naman, Disruptor naman, eh. Mm. Malaki ng chance ng post 5 na to. Ah, pero may nakikita ako, pinapospor pa nila, eh. Pero may kita na hindi to kung magbibig pa ng support na isa. Yan, Grimstroke. Siguro, kung magka-4 ka ng ganito, okay siguro kay Disruptor, no? Magka-4 ng Grimstroke. Grimstroke? Ikaw, Grimstroke na yung team siya, no? Sabagay. Kaka-combo niya nga naman si Primal Beast sa lane, if ever. Magbe-benefit rin naman yung Soul Bind. Ito, Lucent Beam, tapos Thunderstrike, Glimpse, tapos Pulverize. Ayan, marami rin magbe-benefit dito sa Soul Bind ni Grimstroke. Pero pag ganyan, mga par, share nyo naman yung stream natin, di ba? Habang ongoing pa yung wagers natin dyan, Game 1, like first 10 kills, no? Sabay nyo na yung share, mga idol. Okay. First 10 kills? Parehas maganda. Pero maroon passive itong side ng Rest Farmers pagdating ng early game. Sabagay, Tiny no? Timber tsaka Phoenix. Ang ina po matay niya. So steady lang yan. Pero Faceless Void. Sama mo pa to, no? Mas Void pa. Sobrang passive na ito. Sama pa yan. Kung ako yan, pwede na ata ito sa blacklist, mga idolo. Pang, kahit first 10 kills lang, di ba? Oo naman. Sabay na sabay. So ito nga, mga idolo. Ang ating head-to-head brought to us by 1xBet. Si Gabe, no? Versus Sibe. Gabe, eh? At si Sibe. So yan, mga idolo, no? 61 maps for Gabi, 52 naman for Sibe. And yung win rate, 66% kay Gabi. Well, mas marami nga naman siyang nalaro na games in comparison kay Sibe. Pero GPM, medyo malayo-layo. Oo, layo niyan. Solid din kasi talaga dito si Gabi. Kumbaga siya yung ano eh, siya yung offlane na maaasahan mo din, eh. 'Di ba? Later in the game. So again, mga idolo, this is the head-to-head by 1xBet. Mm-hmm. Okay na 'yan, mga idolo. Tingnan natin kung mapagpakitang gila sa blacklist. Mukha sa mukha. Mukhaan ano? Yan ang mukhaan. Mm-hmm. 'Di ba? So 'yan, kita ko naman ang dami nagbe-bet sa blacklist rivalry dito sa YouTube and Twitch. Oh. Siyempre, uulan na ng blacklist yan, boss. Double XP points nyo, ha? Ingat. Pero pwede ka naman mag-ano dyan. Kontra para wala yung points, so, di ba? Ganun yan. Pwede, oo. Pwede naman. Mm-hmm. Kasi ano yan, eh? Community betting yan pag ganyan, eh. Di ba? Nako, mga idol. Pwede na nga. Sana naman, eh, maganda-ganda yung gising nating mga blacklist dyan, no? Siyempre. Itong iniintay natin laban. Magpupuyat ba tayo nung hindi maganda yung papakita niyan? Diba dyan? Late ng tulog kahit may pasok pa bukas. Oo. Oh, no? Reset bukas, ba? May, ano pa yun? Antok-antok po sa office. Sakto, may pasok na, ano. Pero yun, mga idolo. May nakita ako, eh. Reset na daw ba yung WXC points? Yes po. Ngayon po ay April 1st na. So, reset na po yung mga puntos natin. Balik na po yan sa zero. So, yung mga nanalo, since yesterday, eh, congrats po, no? Yung mga nakapasok doon sa ating March na pamigay. Yeah. So, yun na nga. Okay. So, yun na. Yung mga nagsispoil dyan, mga idolo, eh, alam nyo na yung kahihinatnan nyo. Expected nyo na yan, ha? Wala na kaming warning-warning pa. Eh, autobahn na yan. Pag ganyan, diba? Pero kailangan pa dito sa Rest Farmers yung nakukulangan pa ako dito sa combo nila sa Chrono, eh. Yung damage inside ba? Kasi yung Phoenix, yung Supernova niya, parang ano pa lang yun, eh. Follow-up setup ba? Follow-up setup, and then Timber plus Tiny, hindi rin naman ganun pa. Laas yung ano. Damage inside ba? Yung burst, no? So siguro for Rest Farmers, mid, pwede silang kumuha dito ng
high damage output. Such as, hindi na, okay lang. Against Primal Beast, kung sakaling Primal Beast mid man to. Oh, so, pwede nila itapat yun sa, kaso last pick yung... Oh, ngayon, blacklist, no? Mm-hmm. Magkaka-ideya pa rin naman sila dyan. Okay na, mga idolo. Lapag-lapag na kayo dyan. Ipon na din kayo ng WXC points. Since reset na nga po, sarado na yung wagers natin, mga idol. So, mamaya, manood na lang kayo dahil maglalabas po si Direk nung isa pa na wager natin. Oo, close na. Mamaya na lang ulit. So, ito, binan nila yung good ban itong Beastmaster, no? Isa rin yan sa hard counter sa Phoenix Egg. Siyempre, yung Inner Beast. Oo. At sa lane sa Faceless Bird, mahirapan siya dyan. So, Viper ang Phoenix. Okay. Talagang lane dominance yung gusto ng Res Farmers, no? Mm-hmm. Yun yung gusto nilang i-imply dito, eh. Yung pagiging steady sa lane. Okay, ah. For Blacklist naman, mid lane, ano bang PPD? Boss Owa. O so, pwede pa nilang i-Viper mid or offlane mid. Ah, offlane tong team. Viper. Pwede pa mag-mid Timber kung sakali. Oh. Okay. Pero for Blacklist Rivalry, ano ba ang kanilang basa dito sa picks ng Rest Farmers? Hindi ko kailangan nila ng pang-save dito sa Krono, eh. Pwedeng OD? Hindi ko OD, maganda rin, eh, no? Sa bagay, pwede. So, Windranger. Okay. So, kumuha sila ng hero na pansabay sa Timber, so kahit pa paano. Mm-hmm. Diba? For Abed. Ayaw rin naman nilang imid itong Primal Beast. Oo. Diba? Good na siya sa bottom kaysa naman itong ang Timber yung katapat niya. Mm-hmm. Tsaka DPS-wise, makapag-provide naman siya dyan up against this Faceless Void. So, Gucci lang. Si Gabby against Shad sa may laning. Pero with this final pick, Boss Owa, kanino ko ngayon dito? Sa game number one. Parang gusto ko mag-ano eh. Gusto ko mag-blacklist dito eh. Draft ah. Hindi ko tatagal. Medyo tatagal tong laban eh. So, magano Ores Farmers? Ores Farmers. Sa long game, no? Kasi long game talaga kanila eh. Lalo meron sila Faceless Void. Diyan din yung team. Pero okay. Pag tumagal, yun na lang papanalangin. Sige. So, pero yun, pag hindi, wala. Okay na. Mga idolo. Pag nakapanish itong Viper, wala nang silbihan mamaya eh. Oo eh. Pero yun nga, blacklist tayo dito sa game number one. Pero again, mga kaibigan, this is our third series para sa Stream A. Mm-hmm. Meron pang isa mamaya. So, hindi po nasusunod yung oras masyado gawa nung pagka maagang natapos yung mga earlier games. Eh, sinisimula na agad natin yung kasunod. So, yun nga po mga idolo. Game number one, umpisa na. Pero ang lakas ng lane nito, Luna Disruptor against Viper. Viper Tiny. Sa level 1 lang naman. Pero pag mga level 3 na eh, alam naman natin yung Viper eh, medyo kukunat siya. Oo, mahirap din. Kukunat lang ng onti lang naman. Pero kaya nila makasabay dyan. Yo, ang maganda. For Grimstroke naman, Boss Owa, tingin ko okay din mamaya yung aganim sa kanya. Lalo, Faceless Void yung magiging katapat nila dito. Pwede din, pero hindi pwede siya yung... Pwede rin naman masyado, pero hindi siya yung hindi siya priority. Yung prior item eh, di ba? Pwede siguro mga... Hex, ganun. Hex. Pwede. Okay, Ethereal Blade, syempre, pangan na rin sa Krono. Kung may mga Krono man. Shoot sa ano yun? Sa double disable, no? Okay. Saka marami naman silang magic rin. Naku. Na kahit ma-Ethereal niya yung kalaban, eh, goods lang. Yan. So again, ito nga ang ating bakbakan, mga idolo. Best of 3 po ng Swiss stage natin. So sila yung nagkatapat, sila kasi yung mga natalo kahapon. Mm-hmm. Okay, so pagka nanalo sila dito. Parehas nung ano eh. Nanalo ng game ng kahapon eh. Hirap mamili. Same fate, no? Same fate sila eh. So okay, mga idolo, ito na nga ang ating tratat. Tumunog na. So bounty wise, that's going to be 3-for-1 ha? 3-for-1 nga. Natakot sila eh. Dalawang lumilipad po sa bottom. May dalawang malupetsi. So, tatatloin ba nila? Iwas lang. Oh, trialing sa trialing. Alam ko sila ipapanish itong Viper sa early. Oo. Ayun kasi yung dapat mong gawin.
hindi siya mag-escalate dito sa laning. Ayun. So, kumbaga sinanggalang nila. Tatapatan nila ng tatlo. Hindi namang word na ito ng blacklist. May advance word sila sa bottom. Oh man. Diba? Kailangan lang input sa Viper. Sa bagay. Though ganun din naman yung rest farmers. Mm-hmm. Naglagay din sila ng wards dun sa may likod ng tier 1. Ito ng blacklist. Siguro para mm-hmm. din magkaroon silang ideya. Ever. Oh, to, ano to? Parang Dota 1 to. 1-1-3 no? No? Classic. 1-1-3. The classic. Primal Beast versus Bird lang eh. Gusto ni Gabi yan. Oh. Beastless Bird lang katapat niya. Tapos may ano ka pa, DPS ka pa ma-apply mm-hmm. no? Trample. Oh. Pero Sibe, kinikidlatan. Binabardagol uh-huh. dito nitong si Palos. Then again, Pablo. Uh-huh. We have the Avalanche. Binigay na sa dalawa. Sila pa ata makaka-first blood. MJZ taken down by Hanskin. Sibi though, mapapunish ba ni Palos? 5 more seconds for the Lucent Beam, but that's going to be the hit to end the life of Sibi. Pero Palos might pay the price. And that's gonna be Palos dying. Pero good by the trade, way, no? Good trade. Yung first blood natin, sino ang first blood dun? Yung rest si farmers. Tiny, no? Or si... Si Phoenix. Si Phoenix. And that first blood, hatid sa atin ng 1x bet. Mm-hmm. Yung, meron tayo dyan up to 7,800 pesos na bonus pag ginamit nyo yung code na Kuya Nick. All caps dapat mga par. Mag-PM na sa Koenix page para masagot yung inyong katanungan. Nalilugi kasi sila sa trade dyan eh. Dalawang strength naman. Eh hindi, isang strength at isang universal. Yeah. Itong nasa bottom. Nasa samantala yung dalawang support nyo, dalawang intelligence, no? Kita mo naman pag nalapitan. Malambot. Lambutin pa talaga. Lahat nga sila halos na damage yan eh, no? Paiba-iba rin ng target itong rest farmers. Oo. Inuunti-unti sila eh, di ba? Iniinvestan ba? Pero yun nga, Abed naman sa kanyang mid lane. Sapat lang, di ba? Windranger Timber naman sila dito. Walang kill potential or sobrang minimal ng kill potential dyan sa mid unless pumunta yung mga support siguro. Oh, wala yan. Mag-1BU lang yan. Mamaya yan siguro pag may power run na. Ang tala ito, lalakas na itong blacklist mamaya sa trialing nila pag level to na itong Disruptor eh. Ayun. Pero na nga. Pero dahil nga sa panalo, yung rest farmers sa 3v3, talaga namang sinusulit nila yung moment na ito. Busowa. Ayun na nga eh. Ana-block rin kasi. Ayun. So, sayang yun. Wala. Lugi sila dito. Aangat pa yung creep wave. Then, wala silang pull dito sa 3 minutes. Yun nga. Ito, pwede nilang gamitin. Kaso, ready si Pablo para i-deny yung possibility na yun. So, again, no choice. Sila Palos dyan, kundi ang umangat at maki-XP muna. Oh, yan na. Okay na yan. Surrender mo na team. Lugi talaga sila sa matchup ng 3v3. Oo eh. So, yun. Yung Phoenix naman eh. Back to ano na? Back to top na. 2v2 na. Kasi nakahinga na yung Viper eh. Ito yung sinasabi ni Boss Owa na pagka nagka-level na nga si Viper, ano na din siya, tough target na. Diba? Yep. Meta na pala ulit yung tri-lane. Hindi naman boss, ano lang, situational. In-adjust lang nila. Dahil nga may Viper nga itong rest farmers. Yes. So yun nga po mga idolo. Gabi naman sa may top lane, nananahimik. Well, ganda naman kasi ng kanyang lane, truth be told. Looking at that, last hit and deny, 21-9, tapos 12-5 lang si Paces. Lugi talaga siya dyan. Nakapulpul pa. At ito namang mid lane natin, match na match lang. Lamang lang si Timberso ng isang deny. Oh. Ayun na, lamang na isa. Pero match lang yan. Mga pare ko, you know. So, supports. Usually, yung ibang supports, 4 minutes pa lang pumupunta na sa mid. Pero kasi sobrang kailangan ng assistance ng side lanes nila, no? Ito kasi tri-lane, eh. Hindi na pwedeng pumunta ng water run kasi pinili nila mag-tri-lane kanina. Oo. So, pag pumunta ko, syempre, ang lugi kayo nun. Sayang na yung pagiging tri-lane nyo, diba? Yun na nga. So, ito, mga pare ko, eh. Abed. Mm-hmm. Okay naman yung kanyang XP dyan sa may mid lane. Pa 5-minute mark na tayo. Mm-hmm. And... Timberso, Akin Boots, wala pa naman, parang wala din ako nakikita na supports na pupunta agaran para i-secure yung 6-minute mark, pero patay muna si Hanskin ng top. Hindi ko pa nagkaroon ng good head start itong si Gabi. Being unstoppable siya mamaya. Kasi pwede nilang i-burst yung Viper eh. Tsaka itong Timberso together with this
Cream Stroke, Inkswell, di ba? Star Silence. Oo, no? May play talaga sila lagi dyan eh. Mm-hmm. Ayun, sinulit ni Phoenix pagkamatay niya, TP siya sa may mid. Mm. So, pwedeng hanggang 6-minute mark na to. Tsaka pag ganyan kasi, Boss JB, yung ano, pwedeng maglagay ka na agad ng words eh. Kapag yung first word niya dyan ng ganyang oras, yan. Paunana, yan na nga. Ito na nga yung sinasabi. So, spotted siya. Si Boss Owa, naglapag na nga ng word or ng vision itong si Hanskin. So, Tim's taken out. So, 6-minute mark mga idolo. Disruptor and Tiny approaching. Doon sa may ibaba. Shad naman sa taas. Taking some damage from Gabby's trample. Pero wala mga idolo. Gabby's pretty tanky. And yun nga lang. Malas sa yun power up run. Gigantic pa. At team personal level 6. 6 minutes eh. Marami siyang pwedeng rotatean eh. Pwede yun siya maglaad lang sa top. Tapos, may papatayin siya doon. Oh, yan na nga. Boss it lang. Kasi, na-focus fire na kagad. Then again, babalik pa yan. Nakahistron kasi. You know, level 2 pa yung reactive armor niya, Boss JV. Ayun talaga na namang wala pang bawas si Abad dyan. Dahil, wala pa siya. Oh. Circlet lang siya, a magic one. Mm-hmm. Reduce pa pag kaya na nga, fire. Rotation. Gamit ang haste. Uy, MJZ, patay muna ata dito. Boss. Patay muna si attorney. Si attorney. Si attorney. Pinaglaban. No. Ang mali. Yeah, attorney. Dahil sasabi, attorney Larry Gadon daw eh. Mga... Kumukha ka ni Axel eh. Kumukha ni Axel yan, guys. Shoutout si SL ah. Oh, Hansken? Hansken? Oy, nice ate. Pero mga mamamatay ka ba? Mukha Inkswell? Nga. Uy! Uy! Pumutok yun ah. Sakto eh. Nakaangat na daw. Kaso toss in. Para kay Sulap. Ganda pasok ni Gabby. Onslaught in. Sabay trample. Patay man si Palos. Pero nauna naman si Sibe. Parang ano lang yun ah. Parang match lang yun. Kasi carry yun nawala. Kahit nasabi mong post-port tsaka post-three, no? Hopefully, no? Carry pa rin yung napatay. Yun nga. Masaya pa rin naman yung Res Farmers doon kahit papaano. Resource-wise, no? Nice rotation galing kay Gabby. Yan. Okay. So si Gabby, mga idolo, alam naman natin. Okay. Unang rotation niya yun and meron silang magandang na pala. Sulit na sulit. On point ng timing dito. Ni Boss Gabby. Tims, Inkswell, tatama kay Hanskin. Pero nagpa-plano siyang gamitin sa mid itong Primal Beast, ha? Oh. Siya pa lang yung may damage or controlin lang yung rune. Pwedeng rune lang din. 8-minute rune, pero invisibility lang yan. Hanskin daw, pwedeng mamatay! Sayang! Sala! Yun nga nga... Pero 7 seconds pa yung dive niya dito. Stroke of fate. 4 seconds. Oy! Wala, pare. Warning shot lang pala yun. Warning shot lang pala yun. Gusto pala yung mga... Fashion, ha? Gusto pala yung mga maasa pa. Pangya nga, ayun. Pero nga, si Palos nakikita ko kanina pa siya nag-jungle na lang. Hinihintay niya na lang bumaba yung creep wave sa kanya. Kaso nga lang, kinokontrol na itong Viper. Oo. Oh. Eh, tamang glimpse lang doon sa ano eh, faceless boy din. Ganda ng pwesto niya doon, ha? Na-anticipate na din kasi. Pero mid, mga idolo. Ipapalaan lang naman si Abed. Almost 5-given. Sige, ngayong kakumulit. Pinaslang na kita ng isang beses and that's gonna be Hanskin dying on the mid. Sabi ni Abed, relax lang daw. Pero adds and take. Gusto nga manlaban. Pero, uy, sakit pa yung panayon. Level 4 yata yun yun. Level 4. Level 4. Solo-solo kasi. Tapos ano pa? Belong-belo pa yung pagkase. Talagang sakit yan. Oh. Okay. So sa ngayon mga kaibigan, 9 minutes in, 6 and 6. Nangala sila dito ang bezel holder. Oh, bandang pulverize. Saktong-sakto. Patay si Adzante. Krono binigay. Walang pamigil. Kaso naka-wind run. Right on time, Abed. Daw, nabigyan ng Inkswell. Makakatakbo pa ba? Nope. That's gonna be Shad finishing him off. Gabby naman naabutan pa dito nitong si Pablo sa Baitos. Yatap nga ba si Gabby? Eh, gano'n na nga ang aabutin. Dalawang korang nabigyan. And Rest Farmers, hindi muna magpapahinga after ng dalawang yun. Oh, ang ganda ng response ng hero nila eh. Void. Kailangan niya rin talaga mag-TP dyan kahit pa paano, hindi yung magpa-farm lang siya. Ang ganda kasi nun pagka onslaught na itong ni Gabby, alam niyang wala nang panakas doon. Kaso nga lang si Windranger na pili niya eh. No? Low. Yun nga eh. At itong Viper na rin, napatipin na.
So yun. Napareha. Yung Timber nasa top. Okay, hindi pa siya sumasama. Hindi siya tumulong sa mid ah. Pero, mapapokus pa rin si Shibe, but the Avalanche will be there for Abed. Mm-hmm. Inkswell won't connect on to anyone. Walang Chrono. So, glinimps si Shibe. Ayun. Na-silent siya dyan. Ang kaso lang, may kinetic field naman. There's gonna be the toss in by Pablo. Onslaught in by Gabby. Nicely done. Shibe will fall. Tims, though, will be paying the price. Soulbind binigay. Ang kaso lang, walang follow-up. So, patay si Viper dun, ha? Malaking bagay yun. Pulverize binigay. Kakarating lang dito ni Timber. So, there's gonna be the Lucid Team. Pero gandang glimpse, walang kawala si Adsantik. Ayun nga. Solid yun. Ang gulo rin ng decision dito ng Res Farmers eh. Gusto pala nila mag-stay sa mid. Eh kaso nga lang may information nitong Blacklist doon sa Timber so sa top. So yun, dinamihan lang ng BLR. Okay so, na. Namatay agad yung Viper. Solid eh, no? Mm-hmm. Eh, siguro for rest, ano lang yun? Misconnection, ano? Kasi kanina, pumunta pa yung Timber kahit pabak na din sila. So, mauuna pa nga sa Tori yung Blacklist rivalry. Wind Ranger, gandang step up ng pinapakita niya dito. Na-enable yung kanyang team. Pero, nag-9-9 pa, Boss Owa. Ay na nga eh. Sa mga naka-first 10 kills, medyo dikit na dikit talaga. Ayun na nga. Last one nga. Ayan. Teka, sinong malalaswa nandito? Ang dami na ABLR, di ba? Oo. Sabog talaga pag nag-rest farmers pa yan. Ay, si Luna. Mm-hmm. Kita si Luna, pre, oh. Ay. Nakasod. Naku po, may info na. Mukhang mamamatay. Ay, palos dito. Naku po. Ayan na nga po ang sinasabi. Ayan na nga ang sinasabi sa ula. Congrats! Congrats! Sa nag-rest farmer. Yun lang, nahuli ng bahagya ang Blacklist, mga idolo. So, rest farmers will be taking the first XD. 10 kills. Na XD nga. Ano nangyari? Na-late lang mamatay si Tiny. Si Palos kasi nasa puno-puno dun. Hindi niya naramdaman, no? Ano, nakasot din kasi. Viper tsaka Phoenix yung papatay sa kanya. Parang isip niya, medyo mahirap makapatay yun. Kaso nga, pag tinamaha ka ng slow ng dive. Yun na. Abuti ganun, may Viper Strike. Initlogan pa sa harap, ang sarap. Tulala. Alalut. Si Uya Salap. Amang ano muna, sunny side up muna si Palos. Ay, nako. Abang goldy eh. Pero ano, alam mong pa rin naman sila sa ano, gold lead. Oo. Ilang beses na namamatay si Palos dito. Eh, Luna pa rin naman yan kahit pa paano. Basta safe yung triangle nila. At hindi na siya mamatay ng susunod pa, eh, makakahabol at makakahabol yan. Yung Flash Farmer naman din kasi yan. Maganda dito, Wind Ranger and itong ang si Primal Beast, no? Talagang abante lang kung abante. Pero open na po yung ating second wager. Game 1 duration, 38.5 over or under. Ayun. Okay. All right, mga idolo. Oh, pero under eh. Pag maganda ang game ni Palos dito, sunod-sunod yung snowball nila, eh, kaya nilang i-under lang. Under tayo. Under tayo eh. Ayun. Palos, hinahinay sa Papitas Palos, ha? Yun. Diyan na, ang gigigil na ako eh. Naka-under kami dyan eh. Naka-under kami. Tama na yung mga, tama na yun. Last na yun. Last na daw, last na. Ito na, gagalaw na yung Blacklist. So, susubukan nilang mag-invade ng mapa dito nitong Rest Farmers. Nabasag naman sila sa mid. Maelstrom na rin naman kasi dito, si Abed. Yes. So, pwede nilang mapatay ito. Adjantik, pag naligaw ng hakbang yan dito, ha? Ayun, sa triangle. Ayun. Ito na nga. Ayan na ang sinasabi sa hula. Yatap muna dito si Adjantik, mga idolo. Patay na nga. Gandang pick off nun. So, may pulverize pa sila. Pwede pa umisa yan. Pwede pa talaga. Pero diba? Tingin ko, wala na mga, ano dyan, wala na maliligaw dyan, siyempre. May namatay na eh. Oh. Alam nila na warded na dyan. Pero ito ang warded. Ganda nila pag ni Hansken, na-anticipate nila yung play dito ng Blacklist. So makakaiwas si Viper together with Phoenix. Pero spotted naman yung ward niya dyan, so easy to ward naman. Ayun. Para sa Blacklist. Yes, sir. Shoutout sa'yo, Aldrin's Christian America. Yung. Magandang gabi mga idolo. Ito ha, third series pa lang to. Pero Onslaught in Shibe. Inkswell out. Shibe will fall. And that's gonna be Blacklist taking another one for their takombo, no? Onslaught into Inkswell.
Patay si Plus Silence. Pero babalik ka rin. Yan nga. Pa isa-isa na. Ang Rest Farmers. Kasi nanggagaling lang naman yung initiation nila dito sa Bird mamaya eh. Kasi Tiny, wala pa rin naman Dagger. So yun. Hindi talaga makakaplay. Pero another combo. Combo? Combo-licious? Licious probable lang. Rin na nga. Kailangan dito magka-Dagger ng Tiny unless sasamantalain talaga ng Blacklist ito. Kasi tinan mo paano makakalaban nitong Rest Farmers na ngayon. Ganda nga ginagawa ng Blacklist eh. Sama-sama lang yung apat, no? Kasi Palos, ipahabulin yan. Kaya nyo mag-farm. Hop. Glimpse, napakaaga pero meron kasi silang stats from Sabisagasa and Pulverize ba? Hindi na kinailangan pa. Grabe naman talagang makakatakbo pa siya dito ngayon. Then again, there's gonna be the Chrono. Time of Chrono in Primal Beast will fall in. Itlogan na nga sa mukha. Ang kaso may avalanche. There's gonna be the toss and the beautiful kill right there. Bad egg indeed. Okay, glimpse back. Bumalik ka sa nakaraan. Gandang shackle shot. Hindi na nakapag-time book pa. And that's double for teams. Ganda nun para sa block. 4-1, no? Masyado na kasi vulnerable pa talaga si Timber dito. Sa tingin ko kailangan niya kahit paano mag-blade main na lang siya eh. Yun nga eh, no? Parang kagabi lang. Diba? Focus pair lang siya. Tapos wala na siya magawa. Gusto niya pa mag-dagger dito eh. Wala naman silang pang-save dito sa loob ng Static Storm. And then yung Chrono nga, tapos yung Eggy, medyo bad position nga. Andun siya sa gitna spot na pwedeng matira. May avalanche naman kahit pa paano para mapigilan yung dalawang tumitira, si Luna at si Disruptor. Kaso nga lang, wala. Saglit lang yung disable na yun. Nakahit pa nga yung tatlong heroes. Eh, tatlong range yan eh. Aabutin talaga. Grimstroke, Disruptor, Luna. Speaking of Grimstroke, boss, ha, magigrips na siya dito. So talagang laban-laban lang dito yung Blacklist. Wala pa si Palos yan, ha? No. Hindi, nandun pala. Umulis lang. Mukha lang wala. Umulis lang siya doon, di ba? So again, mga kaibigan, ito ang ating magiging game number one. At Blacklist, looking good sila dito sa ating umpisa. Di ba? So, kailangan nila matuloy-tuloy, pero alam ng Rest Farmers na kailangan nila bumawi. Ay, dagan mo si Pablo kaso. Pablo? Pablo? Hindi niya nga inabot sa MJC. Ganda ng Static Storm kaso. Naging alay si MJC doon. Then again, that's gonna be Gabby diving into Adzantik. Borado si Pablo together with this Timber. So, Sibe. Hahabulin dito Sibe? Ngayon. Sibe? Wala nang Sibe. Sibe? Wala nang Sibe. Matic. Ano ba yan? Di noble kill pa nga ni Gabby, mga pare. Ayun nga, medyo awkward rin kasi yung pagtalon ni Tiny doon at na-push by itong Timber so para mag-dagger in. Alam niya kasi hindi siya natingin eh. Oo, hindi niya matutos back eh. So, ang ganda rin ng reaction na ito ni Timber kasi nga, i-binerse nila itong Disruptor. Kasi nga lang nakapag-skill pa eh. Nakapag-Static Storm pa. So, doon sila sinama, kailangan pa mag-reposition. Yung, ang naging resulta mga idolo. Si Viper na unti-unti na natin di nararamdaman. Yan nga, di ba? Last pick nila yan eh. Kailangan magkaroon ba ng impact? Kaya yeah, nga eh, medyo nagulat rin naman ako sa Viper last pick. So again, hindi nga sila masyadong naging ano dito. Naging dominant, ano? Pero for Blacklist mga idolo, tuloy-tuloy sila sa pagbasag sa may tier 2 top. Gusto nila kontrolin yan. So si Shad, pa-BKB, siguro ito iniintay na lang ng Rest Farmers bago niya bago siya sumama, rather. Diba? Pero mamaya sasama yan. Magka-try mag-attempt yan ng smoke play. Oo. Yan, speaking of which. Sa mga nag-bet niya ng Blacklist, minus 1.5 talaga yan. Ayun na nga. Hindi lang puso ang ginagamit yan, utak na rin. Utak na rin. Kasi Blacklist laban sa Rest Farmers. Papa-farm lang yan eh. Pa-farm farmers lang. Nga lang yan eh. Nasa pangalan eh, no? Magpapahinga, tapos magpa-farm. Pahinga, farm. Ah, di ba? Walang ano, walang fight eh. Walang fight. Puro farm. And yun naman ang ginagawa nila sa ngayon, di ba? Kasi kailangan talaga ng faceless. Pero kaya siguro ganun pangalan nun, boss Joe. Oh, eh. Eh kasi, nung lumaban sila, kita mo nangyari. Nabigyan. Yeah. Hinabot eh. So, wala masyadong impact dito yung Timber. So, nung hindi siya yung typical na Timber so, na pupuntahan yung lahat ng lanes para ma-box out or
Nakapatay man lang. Siya pa yung nababaksat, gamo. Di siya talaga makapuesto ba? Trusod na nga ng blacklist dito. Kasama na si Luna dyan, mga idolo, ha? Gabi with his BKB. Full force na to, sabi ng blacklist. Though ganun din naman yung Rest Farmers, kaso magkakaiwalay sila sa ngayon. Timbersaw, hindi po siya naspatan. Kaso, Static Storm, nakita siya dito nitong si Disruptor. Kalat-kalat din yung trip dito nitong Blacklist Rivalry. Pulverize for Viper, but he's not dead just yet. Yun nga lang, mga idolo. Tumatagal ang bakbakan. Nakahanap pa ng pwesto, makapag-chrono kay tropa. Kaso, yun nga pong Glimpse. Tumagal pa naman si Grim. Glimpse! Para nga doon. Kay Faceless Void, napaganda pa na. Una pang mawala si Adzantik. Hands can TP's away. There's the glimp there for Viper. Viper's about to fall. It's a double for Palos. Two cores down sa side ng Rest Farmers. Kulang sila sa damage dun sa Chrono. Walang follow-up, di ba? Kita mo na Chrono. Tapos na-glimps nga lang itong si Faceless Void. Yun nga ang maganda. Diba? Ayun, dito kay MJZ, ha? Kay Larry. Si Boss Larry. Iwahiwalay rin kasi sila, no? Yung Timber, ang layo. Yun nga. Na-isolate siya, eh. Yun nga. Naka-static storm siya, eh. Kanina, eh. Oh. Grabe naman si MJC dito. Ulap na ulap. Mga static storm nga. Itong si Timber. And then, gin-limbs back. Pagka-chrono. Itong bird. So, yung egg lang yung damage, no? Layo pa ng dalawa. Nakapagbato ng Chakram. Nakapagbato ng Trozo. Kaso na-sustain pa kasi si Tims after nung Chrono. Sabi nga. Ito. Nangaba. Focus fire ka sa akin. Walang magawa si Adzantik. Wala na talaga. Doon parang gumaganda bigla yung paano kung naka-blade mail siya. Diba? Doon kung mapasok yung touch na ganun eh. Si Adzantik. Adzantik nga. Si Adzantik. Sinaltik na yung Timber. Wala nang magawa. Nalambot. Alam mo naman, pag Wind Ranger ka, ay kalaban mo, pwede ka pa rin naman mag-blade mail. Katanggap-tanggap naman. Kahit mukhang pangit, pero yun yung kailangan naman dyan sa laro na yan. Yun na nga. Ano ba pumapatay sa kanya, di ba? Focus pa rin, ilang beses na. Inaabot talaga mga pare ko. So, Grimstroke is going for pipe. Siyempre, isa lang naman ang physical damage dito ng Rest Farmers sa ngayon eh. More di pa ganun katakas. No? More on sustain nga ito si Teams, no? Talagang team walang item. Walang makikita yan na magpa-pipe itong Grimstroke. Gusto lang talaga Grims lalo, usually yan yan, Power Stop, Glimmers, di ba? Aether Lens. Yan. Hindi eh, so ano sila dito, angat buhay eh. Pwede doon tayo sa mas ma-ano, mas magsama-sama, no? Yun nga, laban lang ng laban. Kasi ang unti rin talaga ng damage ng Rest Farmers. At this state, grabe. Yun. Yung Grips mo, talaga masusustain kahit support. Kanina, di ba? Boy na boy sila eh. Pero again, mga idolo, hindi pa nag-rush yan dito ngayon ng Blacklist. Knowing na buhay pa lahat sa Rest Farmers, rumirespeto pa rin. Pero since meron silang idea na nasa taas at hindi magkakasama, pwede na ito. Wala yan, give up yan. Kumuha lang sila ng info kung nasan yung Rest Farmers. Solid. Hindi nalaban. Obvious naman. Oo, di ba? Tingko, hintayin ba nila mabuo yung BKB na itong bird kahit papano at may magawa sila sa clash. Wala talaga eh, i-glimpse back lang siya eh. Yun nga eh. Medyo masakit eh. Wala na kaibang damage oh. Ando ni Chakram, pero again, hindi naman natin maasahan si Timber na dun lang manggagaling yung damage. Okay. So Primal Beast looking for some victim. Okay. Okay. Alright. So medyo disconnection notice. Disconnection notice from Meralco. Okay, nadododge yung clip niyo. Pero Gabi will pop off that onslaught and patay muna si Anskin dito. Nabigla pa rin. Na nga. Walang kakabak-aba daw sabi ni Alo. Ay, syempre naman. Support. Alam mo naman yung mga panalunin dyan, Alo eh. Kilala buti mo nga, na yan. Binit mo na para sa amin eh. Kasi yun rin naman pipiliin namin eh. Tama. At least. At least ikaw na yung pumindot, no? Bakit yan? So, makakaisa ba heroic sa entity? Heroic yan. Heroic sa yan, boss. K1 ako dyan. Nakita nyo naman kahapon, di ba? Tignan mo yung Boom Esports rin, no? Kanina. Ah, palong-palo, no? Ginawang bata si Jimmy N. Jimmy N. Bishit yan. Ang kulit ng laro. Ba, Jimmy N yan? Pero BKB for Timber, so. Pero nga, nag-BKB na lang siya. Yun na lang daw, ang sagot. Kaso,
kate pa din yung Wind Ranger eh. But then again, uwi. At paano magsusurvive naman siya kahit naman ma static storm siya. Yun rin kasi yung follow-up kanina eh. Hindi lang naman si Abed yung mismo pumapatay sa akin. Pero wait, Shad! Shad? Isong gaban na focus fire at matutulog patay. Na lang! Patay si Shad Kinis! Shad Kinis! Patay tayo dyan! Yet up! Iniisa-isa lang sila ba? So, ano ba yun? Isa-isa lang. Iyon. Makakaisa kaya announce oh, boss Owa. Sino kalaban ng Nouns? Sino bang kalaban ng Nouns? OG? Mm-hmm. Pwede yan, pwede yan. Ay, syempre. Kilala ko yung si Timado eh. Pumipitik rin yan. Pumipitik yan. Testing lang. Mga low bet lang ba? Mataas naman na dito. Shoutout daw si Kumari mo. Maryland de los Reyes, taga Bacau. Uy, Kumari ko pala yan. Ayun na. Shoutout sa'yo, pare. Peace, shout Papa Bear. Ayan na nga, ano naman. Shoutout kay Kumari. Kay Kumparing Adsaltik. Adsaltik. Chad Kinis. Okay na. Tapos walang silbi. Walang silbi. Silbi. Ay, nako, si Pablo not doing his job. Si Pablo, Pablo, ha? Pablo, do your job. Pablo? Pablo, do the job. Do the job. Ayan. Ayun na nga. He's done his job, oy! Pablo. Pero mga oy, idolo, that's just the ages. Pulverize given. Di na nila binasag dito ngayon ng itlog. Kaso si Gabi, andyan lang naman mga idolo. Together with Solap, makaka-escape pa sila. Pero look at Abed. Talaga namang nung na zone out lang. Nakabuhay lang ni Shad Kinis. Patay na naman. Ay, Shad Kinis from Gabi, tsaka yung Inkswells. Okay na mga idolo. Pwede na yata itawag yan sa ano, 911. Pwede na? Oo. Pantawagan na yan, ano? Calling! Nangwangwang! 911. Nangwangwang! Nusugod na po yung base namin! Nangwangwang! Surety na yan, eh, no? Oh, Pablo! Pablo! Ayan doing na his job! Doing his job indeed! Pero si Solap buhay pa din! And dito na nga po ngayon! Abed unstoppable! Pero mukhang babak na sila dyan. Mukhang babak na sila. At paano? Babak na, sobrang lonely pa loss. Or pwede bang bumalik kasi may grips naman sila eh. Pwede no. Magre-regen yan maya-maya at pa-holdan na rin yung BKB niya. Take back lang. Take back lang, prank lang. Prank April lang. Pulse. April Pulse muna, habol lang, di ba? Mhm. Pwede yan. Sobrang aga nag-online ni Sulap, sabi ah, na rin. Siyempre naman, yun ang nga sinasabi ko, pang under yan. Yun lang. Nabaldog pa yan ng ilang beses ha. Mhm. Kita nyo naman yan, mga boss. Kudos rin naman sa apat niyang kampe. Yun na nga. Grabe yung espasyo na ginawa para sa kanya. Mm-hmm. Okay na, mga idolo. Mm-hmm. Yun na lang kulang ko sa parlay pag naka-announce GG parlay. Ayun. Ayun. Nakaisa yung announce. Kung kinaabang nga, cash out mo na yan. Cash out mo. Pwede na yan. Pwede na yan. Oo. Diba? Pero laban yung pinanganak tayo para lumaban. Oo, di ba? Diba? Pagtalo. Para saan pa't sumugal ko? Oo, yun na nga instinct mo, tinayaan mo yan eh. Kakabahan ka pa. Dama. Tumama na nga iba mong instinct. Ano nangyari sa'yo? Oo, di ba? Mm-hmm. Mananalo yan, par. Alawit lang. Mm-hmm. So, ito mga idolo, no? Blacklist 31 and 12. Talagang barag na barag yung Resp Armors. Kami nga sinira na ng secret yung parlay. Ayun na. Iyay, pare-parehas tayong malungkot dyan. Pare-parehas tayong malumbay. Wala akong masasay dyan. Kundi, direct? Wew. Direct? Wee. Direct, medyo ano. Oh, may na nga. Pablo. Pasok. Ang hiling nila mag-isa-isa. Gusto ko si kunin neto ni Pablo yung wisdom rune eh. Gusto niya nang madagdagan ng onting wisdom. Onting wisdom? Hmm. Kasi hindi na eh. Kaso wala. Walay. Walay. Ako po. Ay, ilang masama doon. Kailangan pa naman siya sa dip. Ay, another post. Ayan na po, yun na po. Ang sumira ng momentum ng Blacklist. Okay. Team wipe to. Pero sila nagpo-post eh. Anong meron kaya? Ano yata? Wait. Wait. Discord problem. Okay. Yun. Ayan na nga. Hindi ako si Boss Reger, Kaloy. Pero shoutout sa'yo. From yeah. Ilocos. Ano yun? Ilo-ilo tsaka Ilocos. Ilo-ilocos. Champion nga yan. Ano, Ja? Ay, grabe nga si Boss Strike. Ano sabi? Kaway-kaway. Shoutout kay Boss Strike ha, sa YouTube natin. Boss Strike! Hey. Pag umabot ka dito. Pag umabot ka dito, puyat ka. Puyat ka.
Ayun na nga. So, meron lang naman inaayos dito yung tropahan ng Blacklist, Mike Static. Okay. So, again, game number one pa lang to, mga pare, ha. And kita naman natin kung gaano nga kainit yung laban, especially for Blacklist. Sobrang solid na kanilang performance. Okay. Ewan ko kung paano babawi dito yung Rest Farmers. Ha? Pero ito na lang, ano ba ang pwedeng comeback potential ng Rest Ayun Farmers? Ayun nga ang iniisip ko kanina pa eh. Kung meron ito, man. Oh, sakali, kailangan nila ng multiple heroes sa Chronosphere. Paano? At least tatlo. Yun. Kasama yung tatlong course na. Or dalawa, yun lang. Sabahin. Tapos ma-set up ng again, follow up ng Chakram nito. Yun lang kasi nakikita ang damage nito. Si Viper kasi tamang wala na yan eh. Tamang wala na. Wala nang ano yan eh. Wala nang shibe. Wala nang shibe. Wala nang shibe. Ayun na nga. Sabi ni Boss Strike, di na nga ako umabot sa game 3 kagabi. Ayun. Ayun na nga. Kinapyos. Kinapyos si Kuya mo. Pero ito, mukhang aabutin mo na. Hanggang game 2 lang to, Boss Strike. Ayun na nga. Huwag na daw pa game 3 para maabutan ng pa. Ni Boss Strike, diba? Para makapag-prepare na yung team ulit at mapag-MMR. Ayun na. At sanayin yung hangin. Kailangan nila higupin yung hangin dyan sa Europe. Eh. Oo, no? Ito para na ano pa eh. Naninibago pa. Mismo. Ito dito pa lang to eh. Diba? Adjust, adjust pa. Pwede pa yan. Reverse sweep yan next game. Yun ang gusto ko. Pwede. All in mo na pag ganyan. All in mo na. All in mo na. Reverse sweep pala eh. Oo. PM mo lang sa Koenig page. PM mo lang sa Koenig. Bet mo dyan sa Rest Farmers. Yan. All in. All in. Raps yan. Kung sakali. Good luck sa mga nataya mga idolo ha. Mga naka-over under din dyan. Kapit lang, mga pare. Biglang, ano, waiting lang sa rush din, tatapusin na. Kapit sa under, please. Kapit sa under po. Para, ano, kanjaw kami dito. Pag yep, kanina, abot na yung tagumpay, abot no? Abot na yung tagumpay. So, medyo napa-atras nga itong tropang blacklist natin. At re-respetuhin pa rin naman, kahit pa paano, eh, Chronosphere pa rin yan. Yes, sir. Alam mo naman, pag na-shoot ka dyan, may taning na yung buhay mo. Ayun. Game 3 para gumuna naman mundo ni Boss Alo. Nako, hindi lang mundo ni Alo ang guguho. Oy, damay pati tambay, damay pati tambay diyan. Kung sa tingin nalulungkot si Boss Alo natin eh, ito ring mga tao dito. Baka naman damay kami diyan, boss. Pero tiwala lang. Tiwala lang kay Boss Alo. Malay mo naman, 'di ba? Syempre. Mag-iba na. Boss Edward Haiko, shout out from Saudi. Yeah. Shout out sa inyo diyan. Op, ito na nga. Oh, at Saltik. Saltik? Saltik ka muna. Boss BKB? Yun. So, napagamit ang BKB, nagamit ang Static Storm. Even trade. Even trade. Even trade. Pero si Pablo, ayun. Not doing his job. Pablo not doing his job, namatay. Isa-isa na naman. Grabe nga dito yung Rest Farmers, ano? Tamang pa one by one picture nga sila. Abutin ba? Mukha walang BKB, walang Tiny, walang Viper. Alam na. Tapos na ang labada. Tapos na ba ang labada dyan? Isa, sampay na lang. Sampay nyo na! Blacklist, let's go! Gusto pa ata ng RS ng Blacklist. Pero wala pang 40 itong Rest Farmers. Pwede testing yun eh, no? Another set of blocks yata ito. Ako ito. Pwede. Ayun, gagawin yung sinipa. Okay na. Kinilir na yung wave, oh. Sinob na. Oh, ay, meron pa ng 40. Pero after niyan, isa pa dun sa ano, no? Hindi, wala na yan. Ayaw nga pala. Wala na. Allows na yan. Hindi na mag-reset. Pangalawa na pala to. So again, mga idolo, for Rest Farmers, pabuhay naman na dyan si Viper. So susubukan na lang dito ni Palos na umunti-unti. Hindi ko kaya niya naman yan maging ano eh. Ballsy. Pwede, no? May BKB naman din. Ballsy. Okay. Okay na. Oh, uy. Gandang montan nun. Hindi makapili si Pablo. Ayun na nga. Sabay Roshan, 1 minute. 1 minute. Pwede sa bottom yan. Pwede na bayan yan, Blacklist. Hindi na dapat pang umalis dyan. Ganda nga ng ginawa ni Hanskin eh. Naglapag siya ng ward doon kanina habang nagpo-push dito yung Blacklist para kahit papano may ready siya. Oh, pero wait. Abed, naka-BKB, focus fire. Warang ka, boy! Shad Kinis. What is you doing? Grabe nga din si Abed. Patay na naman si Kinis. Anong Roshan, boss? Roshan, sinasabi nyo. Para sa, may ward doon. Huwag tayo mag-Roshan. Para saan pa yung buyback niyang gamitin natin. Hmm? Grabe yung Blacklist.
Ito na, tatapos na si Low. O sige, pabaybakin natin, boss. Pabaybakin natin yun si Shad Kinis. Wala, hindi pabayba ko. May post. May post again, mga par. Trash talk ba yan? Trash talk yan. Trash talk yan. Trash talk yan. Simpleng trash talk yan. G, sorry. Oh, diba? Walang meaning. Trash talk yan, tol. Walang. Oo. Hindi, baka ano lang. Baka nag-ice lang. Ito naman. Oh, hey. Pero, mura kagad, boss. Oh, syempre, luna na yan eh. Sige na. Bumayback na, oh. Bumayback? Bumayback din pala naman. Wala na naman talaga rin sila kahit mag-bumayback. Dapat yata nauna yung avalanche test bago mag-bumayback. Hindi ganun yung tamang bumayback eh. Napa-epic. Na napa-chrono. Kaso may BKB mga kaibigan. Talaga naman tumatagal pa na grips and oh my golly. Trash talk din. Trash talk din. Laging. Sabi ni Gabi. Trash talk din. Hang, sorry. Nag-hang daw si Sulab. Trash talk din. Trash talk din. Parang MMR lang. Trash talk din. Nakakrono siya eh. Kala niya sure kill na daw eh. Computer shop problem. Ooh, humble. Humble lang. Humble lang pala yan. Boss strike. Ay na, G-try. Pero sa tingin ko mabubuhay ito. Buhay ba ito? Nag-ribs na eh. Ano pang pan-save pa nila madness dito? Madness kasi siya, kaya medyo masakit yung palo sa kanya eh. Op, op. Ayun na nga, patay na nga. Solab is dead! Pero nag-collapse! Si Faceless Boy din pwede lang tapusin, mga idolo, kung tutusin. Yun nga lang si Timber, so maaabutan pa ba? Naku po, glimp ni Rudder, but Adsaltic, sinaltic pa rin dito. That's going to be Abed, taking him down. Under, for sure. Under the Saya. Under the Saya, indeed. Basic na basic. Yurak-yurakan. GG, sorry. Hindi kasi nagpo-post-post sila eh. Hindi lang gano. Nag-work yung pag-pick ng Tiny. Pero ganda kasi ng sagot ng Blacklist kahit pa paano. Kaso nga lang sila pa yung namamatayan, no? Oo. So nga lang, ano kasi, ang paano na nangyari doon, yung Void versus Primal Beast na matchup. Lugi-lugi talaga si Void doon. Yun na nga. Ano, DPS-wise pa lang eh, no? Sa trample pa lang, goods na eh. Tapos yun na nga, etong si Timbers, no? Pati ko dapat nag-blade maid na lang siya eh. Pwede. Mas gusto niya yung burst damage na item, yung nakakaya dagger. Oo. So nga lang, wala naman siya, tumatagal. Wala rin siya kasama, gumalaw sa mapa eh. Phoenix, Tiny, Viper, di ba? So nang passive ng heroes nila eh. Yun nga. Wala siyang kalaro. Main focus lang siya nung ano? Nung Wind Ranger. Eh, inunahan lang siya, focus fire, bang-bang na siya, wala na. Ayun na nga. Sleep well. Sleep well. Night-night lang. Pero Abed ang ating player of the game with this Wind Ranger. 11-1-16. Talaga namang ulap na ulap, mga idolo. Mm-hmm. Diba? So that's just our game number one. Undersecured. So check natin ang ating game number two kung saan tayo magbe-bet, mga idolo. Dito pa rin yan sa 1xBet. Second game pa lang po, mga idolo.